muli, mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na yung mga OFW sa bansang Oman at saka sa gitnang silangan. Isa namang papagpalang araw sa inyong lahat. So, kumusta po kayong lahat? Unfortunately, supposedly yung travel restriction ay pinapatupad ng Pilipinas para sa mga bansa na nasa listahan, yung higit sa 30 bansa nasa listahan ng travel restriction ay dapat matatapos ngayong January 15, Friday. But unfortunately, 35 minutes ago or kaya earlier, naglabas na sila ng resolution o kaya yung IATF, naglabas na sila ng resolution, which is the resolution number 94. And then the Bureau of Immigration, 35 minutes ago, posted already a press release. So, the press release is about the extended travel restriction in effect with the 33 countries kung saan detect yung bagong COVID variant which is coming from the UK itself. Ano po? So, but then, let's see kung ano nga ba yung laman ng kanilang press release. Ano po? So, as you can see, the travel ban is extended until January 31, 2021. So, in the extended travel restriction, foreigners coming from or have been to 33 travel restricted countries within 14 days from their arrival in the Philippines shall be excluded. So, ano naman? May mga nagtatanong kasi dito kung sino nga ba talaga yung mga ban for traveling in the Philippines, ano? So, ito siya. Currently, the government is implementing a travel ban on aliens. Bakit nga ba kasi aliens pang ginamit na mga term dito, ano? But anyway, this is translated into foreigners. Yung mga hindi residente or kaya hindi natural born Filipino citizen. Basta yung mga hindi Filipino or in short, mga foreigners coming from United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, China, and of course, kasama na dyan yung Hong Kong, at saka Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, at saka United States. Of course, nabibilang din po dyan sa listahan ng mga bansang may travel ban is of course yung Oman, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, Austria, Pakistan, Jamaica, at Luxembourg. At of course, sabi ko nga kanina, Oman is there. So, ano nga ba implication nito? Ano po? So, ang implication po niyan is you are, kung kayo po ay uuwi, dahil pinapayagan naman po na makauwi ang mga Filipino citizen, ano po? Ang implication po niyan is ganito. Whether pagdating niyo sa Pilipinas, whether nagkaroon na kayo ng negative na PCR test result, ano po, you will be still subjected to 14 days facility quarantine. So, yung mga facility quarantine na yan is of course, sagot naman po ng OWA yan sa mga hotels. Ewan ko na lang kung saan mga hotels. Depende po yan kung sa availability ng mga hotels pagdating nyo sa Pilipinas. So, don't worry, ano po, you are still free to enjoy the 14 days quarantine sa kanilang mga hotels. So, yun lamang. 14 days quarantine. Konting days lang. So, meron naman po nagtatanong na what about, let's say for example, galing ka sa bansa na kung saan may mga bakuna na. Ito po yung IATF resolution wherein it was published January 5, 2021, in letter E. So, ito siya. Cognizant of the current limited knowledge as to the effect
of available vaccines on the transmissibility of COVID-19. Any individual arriving in the Philippines who may have received vaccination of COVID-19 in other countries' jurisdiction shall still be required to observe the mandatory testing and quarantine protocols. So, ayan, you will be still be quarantined kahit pa meron na kayong mga bakuna. So, yeah, yun lamang po ano. So, please be guided accordingly. Ito po yung para lamang sa mga uuwi sa Pilipinas. This is not a topic about what about yung mga pabalik naman sa mga bansang kanila pinagtatrabuhan kung sila ay overseas Filipino workers, lalong-lalo na kung pabalik ka ng Oman. Hindi po ito yung usapin para sa mga pabalik ng Oman. So, yeah, if you want to learn more about the requirements kung paano pabalik sa kanyang mga bansa na inyong pinagtatrabuhuan, kindly find their official channels or official news channels. But then, dito sa Oman, I have already posted yung mga requirements sa mga pabalik ng Oman. So anyway, just send me a message and I will get back to you. And I will send it to you. It was posted actually by the Oman airports. So, yun lamang po ano. So, yung mga pauwi ng Pilipinas. So, konting tiis lang. Enjoy nyo muna yung 14 days quarantine ninyo para na rin po sa kaligtasan ninyo at para sa kaligtasan ng mahal natin sa mga buhay. And of course, yung mga taong nakapaligid sa atin. So, yun lamang po. So, that's it. Extended hanggang January 31. Yung travel restriction o kaya travel ban sa mga foreigners. And of course, kaakibat nito ay 14 days quarantine para sa mga OFW or mga Filipino na pauwi ng Pilipinas. So yes, that's it. Kung bago lang kayo sa aking channel, you can click the subscribe button at saka yung notification bell para makita nyo kung meron akong bagong video. And that's it. God bless everyone and stay safe po.